Hey, what's up mga kasalon? Welcome back to sa akin channel, RCJ Hair Studio. To this video, may bibigay na naman tayo ng kunting tips at kunting kalaman, no, regarding pa rin po tayo sa buhok. Ayan, sa mahilig po dyan magpapaganda, bigyan ko lang kayo ng kunting alam, no. Ang topic natin ngayon ay may nagtatanong na naman sa akin, guys, kung okay ho ba gamitin ang blackening shampoo na pang kulay sa kanyang buhok. So, ayan guys, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan guys, so ayan guys, sa nagtatanong sa akin kung okay ho ba ang blackening shampoo, no? Kasi alam naman natin guys, yung blackening shampoo ay yan po ang parang remedy, no? Halimbawa, no, kung gusto mo talaga madalian lang, no, yan ang palagi binibili nila at saka mura lang. No? Yan po ginagamit palagi sa nag-DIY. Kung gusto lang nila maitim yung buhok, kasi kahit ikaw lang naman, kaya-kaya mo naman yun kasi. Pero ang may sabi ko dyan ay hindi ko po yan in-encourage, no, na gumamit kayo ng blackening shampoo. Based na rin po sa palagi kong nagsiseminar, no, nag-attend ng mga seminar, sa nagtuturo po sa amin ay hindi talaga po ina-advise na maggumamit ng blackening shampoo. Sa mga customer natin po ay hindi namin yan ina-advise, no, na gumamit sila ng blackening shampoo. Bigyan ko kayo guys ng tips sa mga rason na huwag kayong gumamit ng blackening shampoo. May mga client ako na ganun ang ginagamit nila. Pumupunta sila dito sa salon, halimbawa ang pagupit, yung buhok nila ay para ang titigas, no. Ang titigas ng buhok nila, parang dry na dry, no. Matigas. Parang yung, alam mo yun, parang crispy, no. Anong matawag dyan? Parang crispy yung buhok nila, no. At saka yung super dry. Kasi alam nyo guys, yung blackening shampoo ay mga, tinatawag namin yan ng mga metallic color. Metallic color ay, pag in-apply mo kasi yan sa buhok, hindi yan katulad sa ginagamit namin. Yung typical na ginagamit namin sa salon ay yung mga sa cream, no? Yung cream, yung nasa tube, no? Hinaluan namin ng oxidizing. Yan kasi guys ay tubig lang po ang inhalo. Powder kasi yan. Powder kasi yan na hinaluan lang po ng tubig. Pag nilagay mo yan sa buhok ay, halimbawa, hibla natin ang buhok yan. Parang coated lang siya yan, eh. Coated, ibig sabihin, parang sa labas lang yan ang hibla ng buhok mo, no? Hindi katulad siya ng nasa tube na sa cream na ginagamit namin ang may oxidizing. Parang pumapasok yan sa hibla ng buhok natin, eh. Buhok na hibla natin natural ay pag kinulayan mo ng sa cream ay parang natural pa rin, no? Although na hindi na siya healthy, may tendency pa rin siya mag-dry, pero hindi sa katulad ng blackening shampoo na coated siya. Ibig sabihin ng coated ay parang hindi yan pinagkaiba ng pinipinta ka, no? Coated, no? Pinipintahan mo yung isang bagay, no, parang ganun din yan sa blackening shampoo. Parang hibla ng buhok mo ay pinipintan, coated. So, pag ibig sabihin pag coated yan, hindi na siya 100% na natural hair mo. No? Kasi coated siya, eh. Diyan lang siya sa labas. Sana naintindihan nyo, parang diyan lang siya sa labas yung gamot. Nagkukos ng medyo lumalaki yung hibla ng buhok natin. Nga nagkukos din na ng matigas, nagda-dry at medyo matigas yung buhok natin. Palagi ka nagpakulay lang dyan, minimaintain mo sa every 2 weeks, 1 month. Dyan din po, siyempre pagpatong-patong na yan, after 1 month, nagpakulay ko ulit, kinulayan mo ulit yung lahat mo ng buhok. So, ilang patong na yun? Patong-patong na yun yung mga metallic color na parang pintura, no? Example ko lang, parang nagpipintura ka sa wall, no? Alimbawa, gusto mo palitan, after one gusto mo palitan, ay di yung pintura mo na dati, yan lang yan, di ba, puti. Gusto mo naman lagyan ng ibang kulay, so papatungan mo lang yan. Siyempre, pag pinapatong-patong yan, anong labas yan? Siyempre, kumakapal. Kumakapal yung pintura na nakadikit sa wall, kasi patong-patong na yan, eh. Palagi mo pinapinturahan, siguro, lagay natin mga 5 patong na, no? So siyempre kumakapal din yan, siguro ganun din po sa may buhok natin pag blackening shampoo ang ginagamit natin. Kasi yung pagkulay niyan ng blackening shampoo, dyan lang yan sa hibla ng buhok mo, sa labas lang, eh. Parang coated lang talaga ng hibla ng buhok natin, hindi siya pumapasok, no? So pag patong-patong yan, so pag yung hibla ng buhok mo, ilang patong na yan ng may coated na blackening shampoo, edi siyempre lumalaki din yan, parang tumitigas yung buhok natin, kasi ano na siya, bugbog na, at saka ilang blackening na ang nakalagay sa buhok mo, no?
Okay sana kung naglagay ka, edi yung pagtumubo, yung puti lang. So, hindi natin yan ma-perfect talaga na yung dulo lang ma-alagyan natin, yung puti lang, yung gray hair lang. Siyempre, masasama natin yan yung lahat ng buhok natin, lalo-lalo na pag nag-DIY ka. No? Siyempre, pag nag-DIY ka, mahirap naman yan, dito lang sa kuno, kadalasan talaga yan ay nilalagyan na lahat ng buhok natin. So, yun ang nanotice ko sa mga client namin, na yung mga buhok nila ang titigas once na nagbablockening shampoo sila. Pwede ka naman po gumamit ng ibang pangkulay. Mayroon naman pangblock na sa tube na sa cream Yung pangkulay na ginagamit namin, no? Pwede naman 'yan kahit pwede mo ikaw mang DIY kasi black lang naman. Basta huwag ka lang gumamit ng blockening shampoo. At isa pa guys, pag gumamit ka ng blockening shampoo, halimbawa nagbablockening shampoo ka ngayon, after 1 month gusto mo palitan ng kulay na halimbawa gusto mo naman may kulay, no? So hindi mo na po 'yan maibabalik sa may kulay pa once na nag-blockening shampoo ka. Kasi hindi na po 'yan matatanggal. Kasi metallic color 'yan. Kahit i-blitz mo 'yan, kahit anong gawin mo 'yan, kahit i-blitz mo 'yan, hindi talab ang blitz po. Na i-watch out mo 'yung kulay na blockening shampoo. Hindi po 'yan matatanggal. Unlike kung mga sa tube ang gamitin natin na cream na pangkulay ang gagamitin natin, kahit black pa 'yan, pwede po 'yan ma-remedyuhan ng bleaching, no? Pwede po 'yan ma-wash out pag ni-bleach mo kahit papaano. Pero hindi sa totally matatanggal, pero at least parang nag-o-orange yung buhok mo pag nanggaling sa black na hair color, no? Pag once nga matanggal 'yan, kahit makita lang natin na makunting brown 'yan tanggalin sa bleach, mag-o-orange lang 'yan. Pero pwede mo siya matakpan ng ibang kulay na gusto mo na makikita yung kulay sa buhok mo, no? Yon ang pinagkaiba ng blockening shampoo sa cream na sa tube na ginagamit namin. So, sa natatanong dyan na kung okay ba ang blockening shampoo, ay di. Sa akin po, sa amin po, ay hindi talaga okay, no? Ang blockening shampoo. So, ayan guys, kung may katanungan pa kayo, please comment below at sasagutin natin dyan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, baka naman po, at pindutin na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong tips at video na i-upload natin dito, no? Para may matutunan po kayo, no? Sa ating video po. So, don't forget to like and share and subscribe. And thank you so much sa inyong panonood. Bye-bye! And God bless po, babos!